Yan po yung ating pag-aaralan, Hannah's Prayer. Naniniwala ako, kakilala natin lahat si Hannah, di ba? At I believe, makailang beses natin na pag-aralan yung naging buhay ni Hannah. Siya po ay nasa New Testament. Tama nga ba, nasa New Testament? Si Hannah, may H, Hannah. Siyempre, nasa Old Testament siya. Sa New Testament, si Anna. Nandun si Anna. Asa kasi Anania. Pero ito si Hannah. Mag-uusapan natin. Basahin natin yung kwento niya para doon natin kukunin yung ating magiging ano, magiging topic. Ayan. There was a certain man of Ramathaim Zophim of the hill country of Ephraim. Diyan ko kinuha yung pangalan ng panganay ko. Hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, son of Tohu, son of Zup, and Ephrathite. He had two wives. Noon lang yun, ng mga panahon na yan, pwede. He had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other, Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. So tatalon tayo dun sa mga specific verses. Then sa verse 4 ang sabi, on the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. So marami talagang anak. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb. Isa ito sa dahilan kung bakit double portion ang binigay niya. Kung isang kung isang bar ng tsokolate, yung kay Peninnah, yung kay Hannah, dalawa. Kasi nga, baog yung babae. And I think, alam naman natin, di ba, kung gaano ka big deal, hindi lamang sa babae, kundi maging sa lalaki. Pero lalo na sa mga babae, yung hindi niya kayang magbuntis. Di ba? Sa atin yata, wala naman, ano? Sa mga babae. Wala naman, ano? Mga may anak naman, dalaga, or may, you know, may asawa, may anak na. Pero big siya. Ngayon, lalo na noon. Lalo na noon. Kasi yan yung pinaka-essence. Oh, essence daw, ano? Kung mga tama si Kuya Jose. Oh, course siya. Ha? Course siya. Ayun. Tagang sumpa siya kapag yung babae hindi kaya mag-anak. No? Habang merong iba, pag kinindetan mo lang ganun, buntis na. Iba naman talagang ayaw pa rin, lahat na ginawa mo ayaw. At dito malinaw kasi, 'di ba? Ang Lord ang nagsarado ng kanyang womb. No, sinarado ng Lord. Ibig sabihin, naniniwala sila na ano man yung kalagayan ni Hannah, ang niloob ng Lord. Yun ang ibig sabihin natin ng niloob ng Panginoon. Kumbaga, hindi si Satan, hindi yung demon, not because sinner siya kung bakit sarado yung womb niya, pero dito malinaw ang Lord ang nagsarado ng kanyang womb. So verse 6, ang nakakalungkot pa, her rival used to provoke her grievously to irritate her. Masakit na nga eh, no? Hindi na nga siya magkaanak, lagi pa siyang tinutokso. Because the Lord had closed her womb. Maaring kasama doon, di ba? Baka mayroon kang nagawa ng maliit ka pa, baka salbahe ka naman kasi. Aminin mo na, baka may nagawa kang hindi maganda ng maliit ka at yan yung parusa ng Diyos sa'yo. Tapos andyan yung binabandera yung mga anak, ano ba? Di ba ganun yung mga nangiinggit, ibinabandera yung meron siya na wala naman yung isa? No? Sarah. Ayun. Amen. Rachel and Leia. No? Rachel and Leia, ganun. Napaka-cruel naman. Yan, no? Ha? Cruel. Sinasara niya yung ano. Oo nga eh. Pero pinupuksan ako pagkatapos. Pag nalangin. Oo nga, no? Napansin ninyo sa Bible, yung mga kilala natin, mga Bible characters na babae, marami talaga sa kanila ganun ang kalagayan, ano? Baog. Binabanggit sa Bible. At binabanggit, diba? At may story ang umiikot, yun ang kagandahan dun. Sa amin, meron ba? Meron mga tumandang dalaga, pero yung hindi magkaanak, meron yata, hindi yung tiyahin ko, may problema yung tiyuhin ko eh. No? Kasi durugista yun ng araw eh. Hanggang sa mamatay siya, hindi siya umalis sa kalagayan niya. E isa sa bunga kasi yun ng ano eh, yung ng drugs, pati inom, lahat ng vices,
Hindi siya nagkaanak. No? Yung lalaki may problema, yung babae okay lang. Sa iba naman, may mga single, pala anak. O, ibang klase naman yun, oh. Pala anak. Oo nga. So, sa drug siguro, naluto sa drug sa loob. Ngayon. Kasi wala na yung atos. Kaya pa nag-ibig si Mrs. Teresa, buwaba pa yung number Mer- sa mercury drugs ba binibili yung drugs? Dapat mercury medicine na lang eh. Di ba? Okay, so yan. Nakikita natin, as usual, katulad sa ibang mga examples natin sa Bible, tinutokso-tokso siya. Ganun na nga ang kalagayan, tinutokso-tokso po siya. So, it went on year by year. Laging ganun na lang, kawawa naman siya. No? Habang lumalaki mga bata, ay, laki-laki na anak ko. Wow, sampu sila lahat. Tapos, yung isa naman, wala naman, ni isa. Kawawa, pero provoke. Kaya, irritable ngayon yung babae. Imagine ninyo yung itsura niya, yung kalagayan niya, no? Mga kawawang-kawawa, no? Kawawa. Bali pa sa isang tahanan sila umuwi. Laging na nakikita, syempre, yun. No, at lagi siyang tinutokso-tokso ng isa. Masalita. Oo nga. Hindi lamang yun. Sabi riyan, as often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Walang, kumbaga napakasutil din doon ng si pan, ano, Panini? Ni Penina. No? Ni Penina. House of the Lord na nga eh. Pinoprovoke pa rin itong si, kumbaga sinasabi, tigil mo na yung pagpe-pray mo. No? Oh, wala, tuyot na yan. Walang pakinabang talaga yan forever. Walang respeto pati ano, sa House of the Lord. Therefore, dahil dyan, Hannah wept and would not eat. Kawawa naman. Iyak siya na iyak, tapos hindi siya makakain. Positive lamang yan sa mga gusto mag-diet siguro. Diba? Kasi sino ang gusto mag-diet? Magagawa mag-diet kasi baog ka. Siyempre, wala. So, ang ginawa naman, kasi nakita nga natin sa una natin binasa, sa verse 7, pumupunta-punta si Hannah sa House of the Lord, sa temple, at siya nagpa-pray siya. Sa kabila nung laging panunokso sa kanya, nitong si Panina. At sa verse 11, ito ngayon ang panalangin ni Hannah. Hindi malamang paulit-ulit, ito yung kanyang petition, no? Every year. Yan. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give your servant a son, specific, no, humingi siya, lalaki, then I will give him to the Lord all the days of his life. And no razor shall touch his head. Ito yung ano, kasi merong sekta yan, yung mga Nazarites, di ba? Merong nagsasabi, maaaring yun yung sekta ni, ano, ni Samson. Kaya, kumbaga, may vow din si Samson eh, na hindi ba, hindi siya magugupit ng buhok. Ganun din tong sekta na ito, or tong religious order na ito, by that time, kung sino man yung mga nakatalaga sa Panginoon, hindi talaga nagugupit ng buhok. Kaya mga long hair sila. Pero hindi ibig sabihin nun, gagayahin na natin ngayon at magpapakalong hair tayo. Ibang-iba yung pinag-uusapan natin ngayon. May mga hindi magpapakalong. Oo nga. Hindi kasi patas eh, kaya hindi na pwede ngayon yun. Wala nang ganun, no? Old. Oo nga. Ayan. German, kung ngayon siya na. Tapos, in between po sa verse 11 hanggang sa verse 20, ang kwento dyan, later on, nagsiping sila ng kanyang asawa. No, as time passes by, diba, isang araw nga, nakausap siya si Eli, no, nakita siya ni Eli sa temple, umiiyak siya, tapos praying in the spirit siya by that time sa temple eh. Kaya habang nagpe-pray siya ng mataimtim, yung lips lang niya bumubukas pero walang voice. Ngayon, nakita siya ni Eli, kala ni Eli lasing. Sabi, uy, tigil mo na nga yung pag-inom mo dyan. No? Kasi nga, para siyang lasing eh. Pray siya ng pray, tas walang lumalabas sa bibig na salita. Nagsalita si Hannah nga, yun, sabi niya, hindi po lasing ang inyong servant. No? Ganun doon lamang ang aking panalangin sa Panginoon dahil sa aking kalagayan and so on and so forth. Tapos si Eli din na nagbigay ng assurance sa kanya na since marubdob yung kanyang pagpe-pray, ibibigay, igagrant ng Lord yan yung prayer mo. No? Igagrant niya yan. So yun nga, dumating yung point na yan after a while na nagsiping sila ng kanyang asawa.
And in due time, Hannah conceived and bore a son. And she called his name Samuel. For she said, I have asked for him from the Lord. Yun ang sabi ng Samuel. Yun mismo ang pinangalan niya doon sa bata. Dahil hiningi ko siya sa Diyos. Yung Samuel. Yung El kasi God yun eh. Di ba? Daniel, Ezekiel, Elijah, El Shaddai, of course. Bethel, ayan. Ayan, alam na natin, di ba? Basta yung merong El. Isa nga yan sa kiniklaim ng mga Muslim eh. Don't you know that the El of the Bible is the Allah of the Muslim? Hindi totoo yun. Muna nang gaya lang sila, at hindi totoo yung sinasabi nila. Kasi El talaga, El Gibor, no? Ayan. So makikita natin dito sa verse 11, yung prayer ni Hannah, specific ano? Son. Bakit kaya hindi daughter nga pala? Hindi ba parang napaka, ano ba tawag, napaka sexist naman yata ni Hannah? Kasi yung first step kasi po yung laki ni, okay. Yung son kasi talaga yung pagbibigyan mo ng years may authority kaya son. So yung babae, hindi sila mas kasi pag mo sa Bible, kahit palagi ang nababanggit pa rin mali, lalaki. Kasi sila kasi yung talagang mayroong authority. So, okay. Firstborn ka po. Pag firstborn, ano? Oh, hinihingi nila lalaki, ano? Siya lang tatala ng pangalan, ano pa? Kasi yun ang design ng Lord eh. Una, ang pattern kasi si Adan muna bago sa Eva. You know, meron kasi siyang pattern eh. Na ang Lord rin naman mismo ang siya nagpasimula. Kumbaga, pwede natin itanong, Lord, bakit Adan ka agad? Di ba pwede Eva muna? Tapos manganganak siya, si Adan ang lalabas. Sir. Kasi hindi eh. Wala yung ganung kwento kasi parallel story yun eh. So, lalaki ang una eh. Yun ang unang nilikha. Di ba? Hindi naman sa minamaliit natin mga bahay, of course not. Kasi pantay-pantay tayo. Kasi sangayon na rin sa disenyo ng Panginoon. Adam was first before Eve. And of course, yung authority nga. Kasi doon ibinigay ng Panginoon. At karagdagan niya mga ibang... Isa lang naman yung minigay niya. Oo nga. Yung the best. Oh, the best? So yung the best lalaki? Yung firstborn nga. At hindi mo matatawag na firstborn sa babae. So kakal pa lang first babae. Magkakal pa lang. First daughter. Sabi yung minigay niya naman ko. Okay. Kuya. Sino pala? Kuya Johnny. Unang anak ni Eva sa niya tatlo. Unang-una? Babae yata eh. Ayun, tanatan mo kani unang anak nila. Ano nga pala yung gender ng unang anak nila? Sino yung dalawa? Yung unang dalawa? Si Cain sa kasi. Yun. Si Cain sa kasi Abel. Lalaki sila. Lalaki po. Tapos si Seth. Oh, si Seth, pero alam natin, maraming anak na babae rin yung dalawa. Kasi napangasawa ni Seth, ni Cain, nang palayasan siya, yun na yung mga generations ng mga batang lumaki eh, na naging anak ng mga anak. No. So, mga lalaki yung unang naging anak. Pero again, sa mata ng Panginoon, ang lahat ay pantay-pantay. Saka ko ngayon, wait, bakit umabi sila? Basta ganun lang siya. No. Kasi nag-isanak si Adam, ay si Eve, bakit natang nangyari lumabi? Of course, kasi mahabang panahon na pinag-usapan natin. Nabubuhay sila ng less than 1,000 years. So malamang talaga, hindi umalis kang, edi, kunyari, nang iwan mo yung pamilya mo, kunyari ikaw si Cain, nang iwan mo yung pamilya mo, let's say, to ano ka, 200 years old. Tapos after, isipin mo, after 800 years or 500 years, mamimit mo na yung karami-raming mga pamangkin mo, mga apo na sa tuhod or what. Di ba? At isa na dun yung mga nakapangasawa rin niya. Kasi sila, isa na palang naman ang tao ng araw eh. So doon din lang nang galing 'yon sa mga naging anak-anak nila ano iba sa kani Adan. Ayan. So a son, tapos nga dito sa prayer ni Hannah kapag binigyan ng Lord, i-give back niya sa ating Lord. At dito nga natin matetest after ng verse 20 dito sa 21. The man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and to pay his vow. So verse 22. But Hannah did not go up, for she said to her husband, as the soon as the child is weaned, yung pwede ko nang ihiwalay sa akin, I will bring him, saka ako na siya dadalhin doon, so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. Pwede naman sabihin ni Hannah na, and dwell there for the rest of his life. Pero nakita natin yung pangako ni Hannah,
forever yung pangako niya eh. Higit dun sa ibinigay ng Lord, yung pagbibring back niya ng glory sa ating Lord. No? Kasi alam naman natin, even doon namatay na si Samuel, matagal na panahon na siyang patay, hanggang ngayon, yung epekto ng naging buhay ni Samuel, nararanasan pa natin ngayon. Ano ba naging papel ni Samuel sa buhay ni David? O, di ba? Si Samuel yung naging, let's say, major prophet ng panahon ni ano eh. Oo. Oo. Kingmaker siya eh, si Samuel. Kingmaker yun. O, si Saul, si David. Di ba? Sila yung panahon ni Samuel yun. Oo. Kaya yung naging ministry nitong batang ito, si Samuel, hindi mo rin talaga mamalitin. Even until now, pinag-uusapan natin siya. Kaya alam ni Hannah, it's not just the lifetime ng bata ang ino-offer ko sa iyo, Lord. Even in his death, pag-uusapan yung gagawing serbisyo ng anak ko sa inyo. Ayan, nakita natin yung lalim ng pananampalataya ni Hannah. Sino ang mag-o-offer sa Panginoon na ang intention mo, itong i-offer ko, Lord, this will be for forever. Kasi, I mean, sino nag-isip ng ganun? Diba? Oo. Ayun. Oo nga, parang barter, ano? Parang nagte-trade ka lang. No? Bigyan mo akong anak, maglilingkod ako sa'yo. Pero ito, yung ibinigay sa kanyang anak, yun mismo. Yun. Yung winning period, kailan ba nagsimula? Of course, walang year talaga na pare-pareho. Mga ilang taon ng bata bago mo maihiwalay sa nanay talaga? Ilang buwan or taon? Sasama, 21 years old. Robbing winning period yun. 21 years old, ay pa humiwalay sa nanay. Sa mga batang. Hindi ba pag iniwalay na sa pag-pwede? Oo. Hindi na ano sa nanay, kumbaga. Pwede mo na ihiwalay. Mga ilang ba niyo? Si Cyrus? 2 years old. Ah, okay. So imagine, ano? So let's say, katulad ni Cyrus, si Samuel, ganun din. In-enjoy siya ni Hannah ng 2 years, ano? Pero imagine, after 2 years, nung nakakausap mo na yung bata, i-give up mo na siya, no? Ihiwalay mo na siya. Hindi lang basta hiwalay. Dadali mo na siya sa templo at mamumuhay siya kasama yung mga priests, saserdote. At hindi po pwede dun yung bigla-bigla kang dumarating at stage mother ka na sumusulpot ka bigla sa temple. O, yung anak ko po, gusto kong makausap. O, pawis ka na naman, ano ka ba? Hindi ubra yung ganun, kasi temple ano yun eh, worship eh. Hindi basta-basta yung mga pagpasok dun or what. So at least ano, meron 2 years, but then again, nahirap. Soon as a child is win spiritually or win dun sa physical. Kasi pag... Gagamitin kasi ito, I will bring him so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. Kasi malamang sa service na ito. Hindi kasi, 2 years. Pag sinabing winning kasi, yun lang yung pwede mo nang ihiwalay yung bata, eh, physically, sa nanay. Kasi maksing winning spiritually, kailangan alam niyo yung... Pwedeng maging winning speech spiritually, kung sinabi sa teksto natin. No, sinabi. At ituloy natin 24. Now, when she had winned him, nung tapos na yung winning period, she took him up with her. Tinupad niya yung kanyang sinabi. With a 3-year-old bull and 1 ephah of flour and a jug of wine and brought him to the house of the Lord in Shiloh. Although the child was young. May dala pa siyang ibang handog ba na nakasaad sa kasulatan, let's say, no, kasama yung kanyang anak. Hindi madali yun, ano? Imbang iiwan mo na siya doon, yung 2 years old na bata. Tagal mong pinalangin. Oh, amen. Amen. Inapi-api ka. Diba? Pwede lang. Pwede kayo kay Abraham sa isa, diba? Pinilis lang ang pelon niya kay Isaac. Oo nga. Oo nga naman. Tapos diba si Isaac din ano, sana pipilisip. I-offer siya. Oo nga. No? Maraming instances sa Bible kung makikita natin na ganyan ang eksena, no? Yung anak ino-offer. Pero makikita natin, lahat ng yan, even this, foreshadow lang siya nung ultimate offering ng sariling anak eh. Di ba? Alam naman siguro natin kung sino yung ultimate son na inoffer ng father, di ba? And that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi natin, yung mga kwento sa Biblia, actually may kinalaman talaga sa buhay natin everyday. At the same time, may kinalaman sa mga sumunod na mga kwento sa Biblia, especially sa buhay ni Jesus Christ.
no, sa buhay ni Jesus Christ. Yeah, meron pa kayong gusto itagdag? So tinupad ni Hannah yung kanyang vow, hindi promise eh, vow, no, sa ating Lord. So verse 25, then they slaughtered the bull and brought the boy to Eli. She said, "Oh my Lord," kasi ito nga yung nakakita sa kanya, lasing siya eh, nakita sila ulit. She said, "Oh my Lord, as your soul lives, my Lord," small L, hindi big, kasi sa Lord lang yan, "I am the woman who stood here beside you, praying to the Lord." 27, "For this boy, I prayed." Siya yung pinagpipray ko nun. "And the Lord has given me my petition, which I ask of him." So, petition yung ginawa niya, ano kaya natanggap niya. So, verse 28, "So, I have also dedicated him to the Lord. As long as he lives, he is dedicated to the Lord." At sa isang maiksing praise, "and he worshiped the Lord there." Iniwan na kasi niya si Samuel. So in a way pala, si Samuel lumaki sa piling ni Eli, ano? Ni Eli. Parang si Samuel yata ang sumunod kay Eli eh, no? Nang mawala si Eli. Isa ganung posisyon, let's say, sa temple, sa pagiging mataas na high, sa pagiging high priest sa temple. Ngayon, ano yung makikita nating ano dito? Let's say, magandang ginawa ni Hannah na pwede nating gayahin, na magandang gayahin ng isang Kristiyano. Kahit hindi magkakasunod, ano yung makikita ninyong magandang halimbawa? Pray without ceasing. Oh, yun, pray without ceasing. Kasi nakita natin, siyempre po, ito yung mayroong sabi natin, ganyan nga, tapos alam ka, sigurado, nasa isip po, palalangin, Lord, ulit mo sabihin, ito ang time na talagang nag-wept siya at talagang inyari sa Panginoon yung talagang sa loobin ng buhay. Amen. Ang tawag doon sa pray without ceasing na ginawa ni Hannah, yung binabanggit kay Lemuel, yun yung petition. Pag-petition kasi ganun talaga, paulit-ulit yun eh. No? Paulit-ulit talaga siya. Hindi mo pwede sabihing petition, isang beses mo lang ginawa. Talaga paulit-ulit, parang sa korte, di ba? I-petition mo yan, hindi pwede yung nangyayaring yan. Mali yung nangyayari. Petition mo. Yan, follow up, yan. Yun, yung pray without ceasing, yung petition, yung tuloy-tuloy na petition ng ating mga kahilingan, ano pa? Sa persecution na nararanasan. Persecution. Hindi siya ng amen. Hirap nun, ano? Year after year. Hindi day after day. Oo. Pagkakalabunutan mo pag ito. Walang sinabi sa Bible na hindi na nakapagtimpi si Hannah, sinabunutan niya si Penina. Wala eh, no? Nagsumbong na yun. Ayan. Or gumawa siya ng scheme para mapalayas tong sutil na babaeng to, wala eh. Di ba, ano ginagawa rin niya, nagpe-pray lang siya tapos iyak ng iyak, ano? Yun yung ano eh, may mga time na hindi mo naman pwedeng ilagay yung bata sa iyong kamay kasi alam natin, hindi tama yon maging sa mata ng Panginoon. Kaya dumarating yung time na the most that we can do talaga, umiyak na lang eh. Ganun kahalaga yung, sabi nga, ganun kahalaga yung may tear ducts. Yung marunong ka umiyak. Kasi imagine kung sama-sama ng loob mo, tapos walang pag-iyak. Ano mangyayari sa atin nun? Sakit dibdib. Sisikip lang ang dibdib mo, atakayin ka sa puso, ano? Ako hindi ko ma-imagine yun, sobrang lungkot mo, tapos hindi ka maiyak. Parang, paano kaya yun, ano? No? Wala yung emotion mo, kasi lumalaw sa emotion yung iyak mo eh. Oo, mahagulgul talaga. Ito pa sa magiging problema mo eh. Oo nga, problema ba't hindi wala kang tear ducts? Ayun. Dumarating yung ganun, wala talaga tayong magawa, iniiyak natin sa Lord. O, iiyak na lang natin sa Lord, kesa ilagay natin sa kamay natin yung batas. No, ano pa? Yung mga examples to follow. Yung promise niya, kuya, di ba? I-offer niya sa Lord. Bago yun. kung paano siyang humingi pa. Ah, okay. Hindi yung one way. Karaniwan tayo pag humingi kayo. Sir, puro pakabig, ano? Wala ka. Bakit mo nasabing ano, hindi one way, Kuya Jose? Kasi kung ano yun yung ibibigay ni Lord na hinihingi niya, ibabalik din niya kagad. Oo nga naman. Imagine. Parang gusto lang niyang maranasan magkaroon ng anak. Parang ganun lang eh. Or tugunin yung pananalo.
Oo nga, ano? Amen. Kumbaga, ang kay Hannah lang, yung maranasan niyo yung childbearing, ano? Kasi according kay Paul sa New Testament, yung mga babae raw, kasi alam naman natin, maraming bagay na hindi nagagawang babae na kayang gawin ng mga lalaki. Sa kanila lamang yun, kung mga ang authority binigay ng Panginoon sa lalaki, kawawa yung mga babae, kawawa, wala silang authority or what. Pero hindi totoo yun. Ang ginawa ngayon ng Panginoon, yung childbearing sa babae ngayon binigay yun. Kumbaga, malaking, hindi lang basta malaking ministry, malaking privilege eh, yung merong taong namumuho sa loob ng katawan mo. Yung ikaw mismo bilang tao na gamit ka ng Lord sa procreation, kung paano ang Lord dati gumawa siya out of nothing, lumilikha siya ngayon ng tao na katulad mo mula sa womb ng isang babae. Ibig sabihin, kumbaga sa babae, tignan mo na lang yung privilege mo na yon. Hindi kayang gawin ng lalaki yon, no? Kahit kailan. Kahit yung science ngayon, pinipilit na yung lalaki pagbuntisin. Kalokohang malaki yun kasi hindi disenyo ng Panginoon, no? Meron, di ba? Pero dati siyang babae. Oh, yan naman, oh. Dating babae kasi, may womb, ano? May laman loob. Oo, oh, may laman loob, may womb. So, pribilehi yun sa babae kasi. Kumbaga, kapag nagawa ng babaeng magbuntes, magluwal, para bang kumpleto na yung pagka, yung disenyo sa kanyang Panginoon, kumpleto. Yung purpose, no? Kumpleto siya. Pero yun nga, imagine, ano, nung mangyayari yun, kumbaga, kay Hannah, naging sapat na yun, naranasan. Kumbaga, matatawag ko ng sarili kong isang ina. That's more than enough for me. Diba? Kaya ganyan na lamang na in-offer niya pabalik sa Lord eh, yung bata. Kasi nga yung pakiramdam na hindi ka pala first. Oo, oh, yeah, no, yeah. Kasi sinumpa ka, kaya ibig sabihin free ka, ibig sabihin wala kong sumpa. So siyempre sa tingin ng mga tao noon, ano yung siya? Kasi katulad yung babaeng dinulugong natin. Oo nga. Talagang pinapalaya, sinasaktan kasi nga marami siya. Pero nung pinagay siya ng Panginoon, no? Freedom. Nung araw pa naman, nung araw basta't merong infirmity ang isang tao, sin na kaagad ang ibig sabihin, di ba? Sin na kaagad. So si Hannah, hindi lamang yung babaeng yun, si Penina, may maaaring yun ang tingin sa kanya ng mga tao around her. No, kaya ganyan yan, kinakurse ng Lord because she's a sinner. Pero because of that, lumabas na hindi. Pero hindi ba nakita natin sa simula pa lang na ano, ang Lord naman na nagsara, kumbaga sa kawala naman nabanggit kasi na because she's a sinner, isinara ng Lord. No? Kumbaga alam naman ni Hannah, wala naman akong ginamang masama eh. No? Kaya ganoon na lamang siya humingi because she knew, wala naman akong ginagawang masama sa Lord, maging sa asawa ko or what. Di ba? Yung nakaganda, no? Kaya kung mag-pray din lamang siya, ganun eh. Ganun ka-bold. No? Ano pa? Labi niya. Tinupad niya yung vow. Yan. Tinupad yung vow. Kasi karaniwan ng tao, pag nag-get niya yung ano, wala na. Kaya yung one day. Pag pinipipray mo, karoon ka ng trabaho. At ang parod, nakakalimod ka ng wala na. Oo nga. Nagiging dahilan na. Nagiging dahilan na yung ano. Oo nga. At marami tayong nakitang ganyan. Marami tayong nakitang ganyan. No? Lord, palakihin mo lang yung sahod ko, talagang magiging giver na ako. Nung lumaki ang sahod, lalo naging maramot nga eh. No, naghinayang bigla. Oo. Oo, pinagpaguran ko to or what. At one way or the other, nagagawa natin yan. Maring hingi tayo na hingi sa Panginoon na ibigay niya, wala man lang tayo na ibabalik. Diba? Himbawa, Lord, inihiling ko po na bigyan mo ako ng mahabang buhay. Tapos ay ibigyan mahabang buhay. Yung buhay mo naman, hindi mo naman ginagamit sa Panginoon, yung mahabang buhay, no? Kasi pag binigyan ka ng mahabang buhay, ibig sabihin, maraming time na binigyan ng Lord sa'yo. Tapos nung binigyan ka ng mahabang buhay na maraming time, wala ka naman time sa Lord. Oras. Wala kang oras sa Lord. Diba? Nakakalungkot yung ganun. Meron pa po, bago po huling slide. Meron din akong napansin ko yan. Yung prayer na specific. At the same time, meron din siyang specific na place sa kung saan doon niya inudulog yung prayer. Saka doon sa simba. Pag, di ba kasi yung sa simba, di ba doon sa yung sambahan, di ba kasi yung sa kwarto lang natin, di ba lang din siyempre sa sambahan. Oh. Same time, nakita ko rin yung tatlo kasi nakita ko. Yung fasting ba, nakita natin, nag-wet siya, siya kumain. So, diba, ituturo sa atin yung fasting and pray. So, nakita natin na meron din siyang relation doon sa
paghingi na hinga, paghingi sa ating Panginoon kung sinasabi mo ng prayer and fasting. Prayer and fasting. Kasi magfa-fast ka kapag talaga nakita mo lagpas na sa material na sa material universe yung sagot sa problema mo Kumbaga spiritual na ang ang makakatugon sa problema ko, talagang spiritual siya. So kailangan mo talagang palakasin yung spirito mo through fasting. No, through fasting. Na sino sa atin hindi pa nakakaranas ng fasting? Ah, marami pa, di ba? No? Len, di ka pa nakapag-fasting? So majority. Ako nung araw na namin yun, meron kami kasi ikaw nagka-fasting ka ba, Johnny? Naranasan mo na mag-fasting, hindi ba? Baka naman wala lang kasi pambili kaya fasting. Medical. Ha? Kayo, yung sa medical kahit pa paano. Fasting mo. Yung mga 12 hours na magkakain. Okay. Kasi magpapacheck ng dugo, ganun yata yung iba yan. Okay, sa medical. Medical, ano? Pero yung fasting na. Pero yung fasting na may kinalaman sa spiritual, wala pa, ano? Kami noon, nagkaroon kami ng regular fasting noon. Each time meron kami schedule ng evangelism. Yung paghayo, yung pag-house to house. Kasi hindi mo kasi alam kung ano yung spirito haharapin mo No? Hindi mo alam kasi katok ka lang naman ng katok tao po. Tapos may magbubukas, mukhang anghel na ganyan. Malay mo naman kung ano yung spirito nasa kanya. Di ba? Kaya kailangan, yung sa mga paghahayo, yung pag-house to house, kailangan talaga prayer and fasting doon. Kasi you never know. Iba't ibang espiritu yung mga nandun sa mga taong pupuntahan nyo Iba-iba Mukhang may mga espiritu mukhang anghel sa simula. Maya-maya, demonyita na or what. No? Hindi mo alam. Kaya maging sa paghayo talaga dapat prayer and fasting. No? Okay, yung pong pangalang Hana, which is tamang-tama dito sa ating pinag-aralan, mixing pinag-aralan. Ang ibig sabihin niya ay favor or grace. Yun namang Samuel, God has heard. Kung titingnan niyo yung mga pangalan nila, ano? Yung mismong kwento na pinag-usapan natin, yun mismo yung pangalang taglay nito mga taong to. Si Hannah, look at her. Nung mga panong baog siya, pangalan niya, favor, saka ano, grace. Parang ganito yan Kumbaga, dimple ang pangalan niya, dimple. No? Siyempre, pag siya dimple, cute na cute talaga Meron siguro na maliit, napaka-cute. Eh, lumaki ngayon, mukhang ano, Sangano or what. Tapos dimple pa rin ang pangalan. Iba i-ridicule siyempre. Dimple ba yun? Ba't naman? You know, yung pangalan kasi dapat may kinalaman doon sa tao Hindi naman may kinalaman Tapos siya, ang pangalan niya, Hana, ibig sabihin, favor or grace, tapos baog. Di ba, yung pangalan, nililibak din minsan No? Dapat hindi ganyan ang pangalan mo, dapat ganito Di ba nililibak? Especially kapag alam mo yung pangalan mismo. Limbawa, ang pinalangalan sa'yo ng nanay mo, Jesus. Di ba? Tapos ang kulit-kulit mo sa school. Hoy, Jesus, tumigil ka nga dyan. Ganyan ba si Jesus? Di ba, minsan ganun siya. Yung isa man, Maria Clara ang pangalan, di ba? Hoy, mag-igil ka nga dyan, Maria Clara ba yan ganyan? Di ba? Dapat Mayumi or what? Kung baka yung pangalan si Hana, yun ang ibig sabihin ng pangalan niya. Dapat sumasalamin, di ba? Jose Rizal Bonifacio, ang pangalan mo, no? Dapat bayani ka talaga Kaya na pag lumalaki kasi naiiba Kaya nga Para si Dimple nga Kasi parang yung si Fruity. Pag lumaki, protegyawan ka Baka maraming alam tayo. Kasi yung dimple, hindi ko makakalimutan Di ba? Dapat yung pangalan, minsan doon pa lang sa pangalan, nagkakaproblema Di ba? Pero ang kagandahan ng mga kapatid, later in life naman, hindi naman tumanda as in si Hana, nang yung talagang meaning ng kanyang pangalan, hindi niya nararanasan. Although, meron naman sinabi niya, di ba? Double portion na natatanggap niya. Oo nga Favor ng asawa niya, di ba? So, doon mo makawis. Di ba? At least, makawis siya. Anak ni Rachel. Di ba, may mga pangalan ba? May mga hihingi niya, bawat May kanyang anipin siya. Basta Old Testament, puro may meaning. May meaning, binigay na. Hindi siya out of hope. Pinag-pray niya tapos sumunod.
Oo, oh, ano. Nakasunod dun sa kanya. Ang ganda ng ganun, ano? May kinalaman, ano? Parang isang propeta sa Old Testament na, ano ba yun? Dahil ipinagbuntis siya ng puro sama ng loob. Mayroong propeta, ang pangalan niya, ganun eh. Sama ng loob ang pangalan eh. Kasi yun ang nangyari dun sa buhay niya o ng magulang niya eh. Di ba? Pero later on kasi binabaliktad ng Lord eh. Na minsan ang pangalan mo, kunyari, mapait. Ano pangalan mo? Mapait po. Baka naman mapait kasi ang pait po nang naging karanasan namin sa buhay. Tapos babalik tayo ng pangalan eh, kahit mapait ang pangalan, napakatamis naman ng buhay na ibinigay sa kanya. No? Pero dito, sakto, Hannah, favor or grace, naranasan niya yung mula sa Lord. At ito nga naging bunga si Samuel, dahil dininig siya ng ating Lord. Meron pa kayong gustong idagdag or question bago tayo mag-dumako sa second part, sa prayer? Gusto ko lang kung isang sabi ni Kuya. May specific na prayer, may place. Pero ano, indefinite time. Indefinite yung time. Merong specific place, merong specific prayer item. Pero yung prayer time. Pero indefinite time. Indefinite yung time. Nananalap tayo next week na or today. Ay, ini-schedule ano? Ini-schedule. So, yung place mo yung for example, dito palayo na yan lagi. Sabi natin, kung umiyak ka, doon ka pupunta eh, sa sulok na yun eh, at doon ka umiyak talaga na, kasi pag, basta nandun yung ano mo, yung parang puso mo ba na doon dito. Wala rin naman masama doon. Kung may prayer mountain, pumunta ka doon, di ba? At alam, sa pasensya pa rin doon sa altar, tungkol kasi altar. Oo, oh, lalo na yun, temple kasi yun eh. No? Temple. Eh ngayon, nasa altar, nasa tiba, ano pa? Mayroon pa kayong gustong ay... baka may question ka, Kuya, ano, Georgie. Kuya Arman, mayroon kang gusto idagdag bago tayo mag-closing. Len? Yung fasting sa kano yan sa Friday, doon natin pag-aaralan ng yan, mas mahaba. It's effective naman. Kaya inacknowledge niya na talagang tinugon ng ating Panginoon. Oh, even kay, ano, kay Eli. Kay Eli. Ako po yung nakakasama niya na nananalangin. Oo nga. So, anong makikita natin doon kay Jose? Sa ginawa ni Hannah na gano'n? Kasi tayo kapag natanggap na natin yung ano, wala. Gratitude. Gratitude. Parang sampung taong pagkatong napagaling sa lahat. Oo nga, no? Hindi naman siya ipagmamayabang. No? Kumbaga, ipapatotoo mo lang yung ginawa ng Lord, di ba? Yung pagbibigay niya sa iyo ng panalangin mo. Oo nga naman. Oo nga. O, siya totoong batang to. Anak ko, binigay ng Lord, hindi mo sinasabi, ilang taon na ba yung 20? Yung bang, you know, hindi mo lang ipatotoo ba na sinagot ng Lord, maraming salamat. Ang sinabi, yun na lang na ayaw, tapos yun, malaki na. Malaki na, hindi mo lang isinyera, no? Oo nga naman, kapag meron tayong panalangin na tinugon ng Panginoon, i-share man lang natin, ipatotoo natin. Hindi naman sa ipagmamayabang mo kasi, iba na yung ipagmamayabang kasi. Alam ng Lord yun kung nagmamayabang ka o hindi. Pero kailangan maitanghal kasi ang Lord eh, na siya yung nag-grant ng prayer requests. We give back the glory. Oo, oh, yan. We give back the glory. Kumbaga, huwag manahimik. Halimbawa, nagpe-pray ka ng magkaroon ng salary increment, na magkaroon ka at nanahimik ka lang kasi mamaya mamingi pa ng Baskin Robbins tomorrow. Eh dito pa naman sa atin kaya ay, wala nagkukwento ng ganun baka ma-Baskin Robbins. Mananahimik talaga siguro by, ako. By fear. Nagkaroon ng fear tuloy yan. Yan. Tsaka kasi yung mga ganun na yung mga ano, dapat sinasabi mo rin kung paano mo hiningi. Ayun. Amen. Bakit sa'yo binigay? Kung paano mo hiningi yung mga bagay na binigay sa'yo? Kasi may mga yung common grace nga diba, na isa natatanggap natin. Parang hindi mo pwedeng ano muna eh, papasalamat mo, pero hindi mo pwedeng ipapatotoo. Ah, hindi muna. Kasi parang ano, lahat naman tayo makakatanggap. Yung special grace na mga, ano, mga hinihingi mo, binag-frame mo talaga. Hindi nang masarap na ipapatotoo. Yun. Kumbaga talagang kagaya na ibigay siya ng baho sa Panginoon. Sinabi niya. Oo nga, ano? Pwede siya anak. Ang isa sa mga benefits kasi ng pag-testimony natin magiging source of discouragement. Especially from the same issue. Situation na na. Oo nga naman. Oo nga naman. Yung maganda kay Hannah kasi nakita natin yung kwento ng buhay niya. Eh, no? Yung bang yung proseso, yung story na subaybayan natin. Ano?
Kaya nung bandang huli, yung glory talaga may babalik mo sa Panginoon eh. Kasi hindi lang naman sa nagbigay ang Panginoon eh, kundi higit pa doon yung naging bunga ng pagbibigay ng Lord eh. Iniahon siya sa kalungkutan. Hindi lang yung nagbuntis siya, hindi lang naman yung naranasan maging nanay eh. Kundi yung dalamhati, iniahon siya ng Panginoon doon. No, yung pang-aapi ng tao, iniahon siya ng Lord doon. Oo. Yun. Yeah, more glory kumbaga sa ating Panginoon. Kalayaan. Kalayaan. It's oppression.